Ang bado ng andar, oh. Pa yan, di pa yan totally naka ano yung auto oil at saka yung full treatment ng protect cleaner natin. Okay, magpalang araw guys, meron naman tayong client na Toyota Vego. So kita nyo naman, napakalaki, naka lift up na siya totally, medyo naka modify na yung suspension, yung kanyang gulong. So problema nito guys is pag ganito mga sistema, kita nyo naman yung bumper, malaki na. So ibig sabihin mabigat yung bumper nito sa harapan. And then yung expandent ng gulong malaki na rin, at yung suspension malaki na rin. So may posibilidad na yung takbo niya talagang medyo magbabago, either hihina o mahihirapan yung makina o marangkada. So ang gawin natin ngayon guys, basic pointers pa rin na tutorial. Ipakita ko sa inyo yung ano yung lalagyan natin na sistema na remedy para maiwasan din natin yung malaking gastusan, especially sa mga itong unit na modify na totally. So mahina na yung loop, mahina na yung power, yung hatak medyo humina na rin kasi nga malaki na yung gulong, malaki yung binagbago. And then wala na yung mga gawin kundi maglalagay lang tayo ng change oil tayo ng Hado Atomic Oil, which is ito yung pinopromote natin lagi. So ito yung oil na to guys, malaking tulong ito sa mga nagusto mga remedyuhan yung under na makina, especially kung gusto nilang maglakas yung power tsaka yung hatak ng engine nila. So napakalaking tulong yung Hado Atomic Oil natin guys na pinipromote. So ito lang lagi kong pinipromote lagi sa mga client ko, especially sa mga may mga issue yung engine. So lalo na pag halimbawa malagang alaga nila makina nila, so kahit anong klaseng mahal ng oil basta maganda raw yung oil, yun ang ano, yun ang gusto nila. So ang gawin natin ngayon guys, samahan nyo ko paano natin na i-address at makita nyo yung paano yung ilalagay nating Hado Oil. So tara, ang gawin namin guys, mag-change oil na kami sa lalim at diretso tayo. Okay, so ang gagawin natin ngayon is bubuksan natin yung kanyang drain plug sa oil crankcase. So wala ibang gagawin kundi tatanggalin lang natin yung kanyang mga lumang oil. And then pag nag-drain ka na, natanggal mo na, so i-drain mo na ng mga ilang minutes. Okay, so sunod natin gagawin is oil filter. Okay, so ito na yung location guys ng oil filter na tanggal na natin, hindi ko lang nagano na videohan. So once na nagtanggal na kayo ng oil filter, ang gagawin nyo dyan is punasan nyo yung mga oil spill. Kasi yung oil spill minsan na naging cause ng dumi ng makina pag hindi mo na address yan. Tsaka pag pinanda na yung makina, kung mayroong oil spill, hindi mo makikita na may leaking na yung ano yung mechanism ng oil filter. So kailangan na malinisan guys para walang masabi yung mayari. Okay, para hindi sabi na yung tira natin ay medyo madumi. So kailangan malinis talaga. The more na malinis, the more na yung customer na sa-satisfy sa trabaho natin. So yun lang yung panlaban ng mekaniko guys. Okay? So sige, punasan muna natin hanggang luminis ito. So although malinis naman siya, pero mas maganda linisan pa natin. Okay, so saan natin gagawin guys? Maglalagay na tayo ng oil filter. So ang gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng oil filter, yung oil filter ng kanyang o-ring, yung pinaka-lips. So sensyon na medyo malabo yung camera. So lalagyan mo yan para once na kinabit mo yung kanyang oil filter, medyo ano siya, tawag yan yung silyado na siya kasi nga may oil yung mechanism niya. Okay. After that, so kung magkakabit kayo ng oil filter, kailangan meron kayong tools, special tools, ayan. Ay para ano siya, para sulit talaga na maganda yung pagkakabit nyo, hindi magagasgasan o mabubutas man lang yung kanyang oil filter guys. Yun ang pinaka-importante dyan eh. Kasi kung wala kang tools, although kaya naman, pero pangit yung daan, unang-una medyo maluwag. Tapos masusugatan yung mismong takip ng oil filter. So may posibilidad na masama magasgas siya or ano, manipis lang kasi yan guys, lata lang kasi yan, napakanipis. So may posibilidad na siya mabutas siya. So kung nabutas siya, mag-oil spill yan. And then magugulat na yung may-ari, mayroon na sign sa dashboard na low compression na yung kanyang oil pressure. Ibig sabihin mag-indicate na yung indicator light ng oil pressure. So ibig sabihin wala na siyang oil. So which is delikado. Okay, so kailangan meron kayong tools. And then pointers pa rin, basic pointers, kailangan mag-higpit kayo nito. So estimate yan sa mga 30 to 35 foot-pounds. Depende kasi guys, may kanya-kanya mga ano kasi yan, torque yung kanyang oil filter. So ako kasi dito pag kabisado ko na yan, kahit wala na siyang gauge yung ginagamit. So depende na lang sa pitik ng kamay mo. So maramdaman mo naman yan kung gaano siya kahigpit. So dapat bihasa ka.
Hindi yung tsatsamba-tsambahan mo lang. Okay, so we are almost done, guys. And then, yan, nag-drain pa rin tayo. Kanina pa tayo nag-drain. So almost ilang minutes na, pero tumutulo pa rin yung oil. So hayaan mo muna yan siya magtulo. Kasi once na, the more na magtulo siya, the more na yung oil natatapon. So maglalagay tayo niyan pag medyo wala na talagang tulo. Okay, so yan ang mga basic pointers, guys. In addition, guys, sa basic pointers pa rin, merong mga mekaniko na hinahanginan yung kanyang natawag na yung bulb cap, ang pressure ng hangin. So para sa akin, hindi man lang ako ang gumagawa nito. Hindi na po taga ako naglalagay ng hangin o yung isprehan mo ng hangin yung loob ng mechanism niya. Bakit? Kasi po yung hangin po, once na yung ano, may pressure, may tubig po yung kasama. So ngayon, pag naglagay kayo ng hangin, para mo nilagyan ng tubig yung makina mo. Okay, so alam ng mga mekaniko yan. Pero hindi ko alam kasi nakagisa na kasi nila yung ganun. Pero ano po talaga yun siya, natawag na old school. Kung hahanginan mo yan, may tubig yung ang tangke ng hangin. So, papasok yung tubig. Okay, so be careful. Kahit hanginan o hindi mo hanginan yan, kusa talaga natutulo yan. Ang may iiwan talaga yan, guys, is yung kanyang mechanism doon sa kanyang bulb train. Ando doon talaga yung mga oil nga hindi matanggal. So, hindi, no need na para hanginan siya. Para sa akin bilang mechanic, hindi ko na talaga hinahanginan. Pinapatulo na talaga yan. Kung maaari nga, 2 oras mong i-drip yung oil. Para 80% ng old oil is malaglag talaga, matanggal mismo dun sa loob ng makina. Okay? So almost done tayo, guys. Nagkipit na tayo ng engine, ng kanyang crankcase, tawag niyan yung crankcase drain plug system. So ang gagawin natin ngayon, guys, maglalagay na tayo ng Haddo Atomic Oil. So ano ba ilalagay natin? So ito yung ilalagay natin, guys. Haddo Atomic Oil. Ayan po. Yan ang almost 6 liters ang ilalagay natin, guys, na oil. So, ang Haddo Atomic Oil natin, guys, is meron siyang revitalizant factor. So, ibig sabihin, kaya niyang i-eliminate yung tatawag na friction doon sa loob. And then, once na ma-eliminate na yung friction, guys, so, mayroon mga tatawag na atomic force yan, yung ating mga bakal, yung surface ng ating bakal. So, ang nangyayari dyan, every friction, meron talagang matatanggal o na-eliminate na mga tatawag na grit or powderized metal. Doon mismo sa ating loob ng ating internal parts ng ating engine, especially sa liner, yung mga bakal na nagkikisikisan, guys, especially main journal, conrod bearing, main rod bearing. So hindi maiwasan talaga na magkakaroon ng tatawag na friction dyan. So once na nagkaroon ng friction, lagas talaga. Kaya magulat ka, every change oil mo, may magnet yung iba kasi mga drain plug natin. So may mga bakal doon, may mga grit na dumidikit. So yun ay yung mga bakal, guys, na nagbumula sa ating makina, which is yung mga conrod bearing, mga lahat ng metal-to-metal contact na nagkikisikisan sa loob. So, ano gagawin ni Haddo? So, simple lang gagawin ni Haddo nito. Yung mga friction na yon, ang gagawin ni Haddo, lilinisan niya muna unang-una yung engine mo. Lilinisan niya. Pagkatapos niyan, malinis na. So, lahat ng nabawas doon mismo sa loob ng ano mo, ng makina mo. So, hindi man totally 100%. Ibig sabihin, yung friction, yung na, dahil sa friction, yung butas doon, tatapalan niya yon by chroming. Okay, so may nagtanong sa akin, paano kung magtapal, baka sikip. So, ang technology kasi ito, guys, ilang scientist ang nag-study nito. So, ang gagawin niya, lahat ng sistema ng bakal na may butas doon, ikukurum niya yon. So, sa anong paraan? So, sa tuwing friction, mangyayari, merong kiskisan. So, yung tinatawag na metal diffusion ng Haddo revitalizant, doon siya titira, doon siya, technology siya, doon siya papasok. So, usapin na yun. Kaya magugulat ka, magkukurum siya ng automatic ng kusa. Tatapalan niya yung bawat force na nabubutas doon o may mga vacuum na nangyayari. Mga butas na hindi na kayang tapalan. Except lang kung brand new yan, yung unit mo o yung bakal mo. So, ibig sabihin, yung parts, once na may mga scratches, kaya niya tapalan hanggang 2mm, guys, ang kapal. So, kaya niyang tirahin yun, kaya niyang i-chrome yun. Kaya magugulat ka, once na nag-Haddo oil ka, the more na gumagamit ka nito, the more na yung makina mo nare-revive. Kaya tinawag siyang meron siya tatawag na revitalization process. Ibig sabihin, kaya niyang i-revitalize yung makina mo. Okay? So, wag lang yung malalaking gas-gas kasi may iba mga nangiinsulto magsagot. E, paano kung bali, piston ring? Iba na usapan yun. Bali talaga yun. So, hindi man yan pwede mag-welding. So, kailangan talaga dyan, yung mga scratches, especially yung liner mo, may mga gasgas. So, ano nangyayari? Once na nilagay mo na yung Haddo, siya na yung kusang magtatrabaho sa loob na hindi mo na kailangan na bantayan pa.
pag nilagay mo na yan, siya na magsi-self healing na siya doon, magsi-self revitalize na siya doon sa loob. So lahat ng gasgas doon sa metal to metal conduct i-chrome niya yon, and then once na chrome na yan guys, magmumukhang parang salamin yan yung ano mo, yung transparent na chroming. So pag hinawakan mo, sobrang kinis niyan. Yun yung revitalization factor ni Hado. Yun ang kaya niyang gawin sa loob ng makina mo. Na yan natawag na remedy. So lalo na pag halimbawa ang makina mo pigado na, tapos wala kang budget, ang budget ng overall ngayon pinakababa ngayon nasa mga 35,000 ang budget. Eh paano kung SUV ka? So maliit lang ang 6,000 diyan. So kailangan niyan, anong gagawin mo para wala kang pera? So mag-hado oil ka muna. Yan lang muna ang pinaka sufficiente na remedy sa makina mo na hindi ka pa nagpapa-open ng makina. Whereas na mag-open ka ng makina, kailangan mo talaga ng budget. Pero kung hindi ka pa nag-open guys, mas maganda, lagyan mo ng Hado engine treatment at lagyan mo rin ng Hado atomic oil. So yung oil na yan, tsaka treatment na yan, pag nilagay mo yan sa makina mo, imbis na magpapa-overhaul ka, kahit pa paano, nasa mga 50% magagamit mo pa yung makina mo, hindi ka pa gumagasos ng malaki. Although gusto mo magpa-overhaul, pero walang magagawa tayo kung gusto magpa-overhaul. Pero kung kaya pa naman i-recover, bakit hindi mo i-try, isugal? Marami na po nagsabi nito, sir, paano kung walang effect? Eh di po, huwag niyo pong bayaran kung walang effect. Yun lang po yung panghamo namin, kasi especially ako sa online, kasi nga marami yung hindi niniwala sa atin, pero nakita naman nila na okay naman yung tira natin. So ibig sabihin, maganda yung effectiveness ni Hado. Hindi siya basta-basta na oil lang. So ibig sabihin, the best talaga yung kanyang performance, maganda yung kanyang result. Proven and tested po talaga yan. Makikita nyo sa mga video ko, mga nakaraan almost 1 year na, marami akong na-treat na low power, naka-recover, engine vibration, karang shopman journal knocking. So treatment lang guys ang ginawa nila. So sumuga lang sila sa ganong kalaking halaga. Yung Hado engine treatment natin guys, ang set niyan, pinakababa niyan, ang gasoline engine nasa mga 4,500, ang diesel nasa mga 5,500 ang set price. So yun po yung lagi, kung makikita niyo sa comment ko, lagi po yung yan ang presyong binibitawan, kasi yun po talaga yung maximum na set price ng treatment na nakikita niyo sa video natin lagi. Okay po, so sa mga nag-order sa akin, LBC lang po natin ang pinapadala sa cash on pickup. Pag dumating yung product, sa kanya po babayaran. Ganun lang po siya kasimple. Oho. So yun na guys, almost done na tayo. So check pa natin yung level, tingnan natin yung ano yung mangyayari. So pag mag-start kami nito, i-start ka nito, kailangan i-idle muna mga 2 to 3 minutes, after that start mo ulit. So ibig sabihin, mararamdaman mo na yung effectiveness niya. So mismo ikaw makakaramdam, dahil before and after, ibang-iba talaga ang takbo niyan. So marami na tayong video dyan guys, hindi lang Ford, lahat na halos lumang makina, brand yung makina. Marami na itong na-treat ito guys, especially sa ibang bansa, gamit na gamit nila yung Hado oil na, you know, may Egypt, may lahat, halos lahat, China, Taiwan, Saudi. So lahat ng bansa guys gumagamit na almost ng Hado, pero exclusive lang kasi ito. Okay, so yun yung mga basic pointers guys na mai-share ko about sa inyo sa Hado atomic Hado atomic oil natin na revitalization factor. Okay, so yun lang guys. So sige, tara, check natin yung inulog natin ng mga oil. Yan po sila. Okay, so ngayon konti guys, didiretso tayo sa engine. So papa-start din natin. So bago pala yan, maglalagay pa pala tayo ng ano, tatawag na yung kanyang sa fuel, yung Atomics fuel extreme economy, at yung Atomics na multi cleaner. So ang gagawin niya naman nito, sa yung combustion chamber, lilinisan niya yung tatawag na carbon deposit o carbon build up doon sa kanyang mga nozzle tip. Especially sa common rail system, marami mga barabara dyan guys, marami mga tubig na ano, marami mga dudumi ng mga foreign objects. So ang gagawin niya, kaya niya tunawin yung dumi doon sa loob. Imposible mangyari, pero yun talaga nangyari kasi nga technology siya. So kaya tinawag siya multi-cleaner, ibig sabihin marami siyang pwedeng linisan. Okay, unang-una pag nilagay mo ito sa fuel tank mo, lilinisan niya yung kanyang mismo yung fuel system mo. Mula sa tangke, papunta sa motor pump ng fuel pump, and then didiretso yan sa fuel line. After the diretso sa fuel line, didiretso na po yan sa natawag na fuel system. So, sa kanya mechanism, yung common rail system. So pag pumasok na yan sa common rail, lilinisan niya yung lahat ng mga carbon buildup doon sa loob ng common rail system mo. And then didiretso na yan sa injector. Okay? So yun ang mga basic pointers guys sa mechanism. So unang gagawin mo yan, ipa-start mo yung makina. So after na ma-start ang makina, pwede mo na siyang idle. So tara guys, dito na sa dashboard. Yan na.
So naka-hado oil na, tapos naka-atomics pa tayo dun sa fuel system. So multi-cleaner yung nilagay natin, guys. Ngayon na papakiramdaman natin yung RPM niya. Lakas agad, oh. Wala pa yan, di pa yan totally naka ano yung hado oil saka yung full treatment ng multi-cleaner na atomics, pero malakas na yung RPM. Ito yung ginaganda ng hado, eh, no? Ay, pag napakakalo ba, yung response niya ba? Responsive siya agad, no? Response agad. Oh, response agad. Oh, 850 yan, pero standard siya. Pero pag ginanya mo, oh, yung lumilin dun. Lalo na pag nilagay nyo na yung sa, kuwan? Itong atomic. Yung atomic na, no? Atomic metal conditioner. Lalamig. Mag sa kuwan, hindi init masyari makina. Oh, hindi init yung makina mo. Pag nilagay mo na yon, nilagay mo na yun, oh. I-challenge ko sa'yo na biyahe ka dito. Saan ang uwi nyo? Malayo? Dapo pa. Dito? Tapos, dito, uwi kami ng Pulumulok ngayon. Pulumulok. Ngayon, pag nalagay nyo sa Pulumulok yan, i-travel nyo ng Davao. Pag galing yung Pulumulok, nalagay nyo na yung treatment na yun. Tapos, pagdating nyo sa Davao, patay makina. So, bunutin mo yung dipstick, hawakan mo. Hindi mapasok. Pag napasok ka, i-alala natin sa kumpanya. Malamig siya. Mapasok ka pero ay mainit siya pero hindi ka mapasok yung balat mo. Tapos punasan mo agad yung dipstick, idikit mo sa balat mo. Hindi ka, hindi yan maluto. Yun ang ano namin diyan sa ano sa hado. Ganun ka lupit or ganun ka ganda yung benefits ng kanya ng hado atomic oil natin, guys. So yun lang yung mga basic pointers, guys. So at least nakita nyo kung paano natin na nilagay na wala tayong ibang hinalo kundi yung hado atomic oil lang. Okay, so tsaka yung multi cleaner sa fuel system. Okay, so ano sa hado? Okay na, sir? Sige. Kalbado ng kantar, oh. Yun. Okay, so we are almost done, guys. So shout out sa ating lahat, sa mga Banggita Mekaniko, sa mga unit owner, at sa ating mga lahat ng mga followers sa ating FB page, Cars King TV, at sa ating YouTube channel ng mga subscriber. So God bless inyong lahat, guys. Maraming salamat una-una sa Panginoon sapagkat siya nang bigay sa akin ng wisdom at knowledge. So yun lang, yun ang ating customer, Toyota Bego. So Cars King TV, Cars King Auto Repair Shop. So bye-bye and God bless. See you. Yeah.